Hi guys! Nandito kami ngayon sa Stilts in Calatagan, Batangas at we're here for an overnight stay at ipapakita ko sa inyo ang aming accommodation. Dito kami mag-overnight dito sa tree house. Ang tawag dito ay Eternity Tree. O diba, ang ganda ng view dito sa taas. Itutour ko kayo dun sa room namin. Tara, sama kayo. O diba, pagpasok mo pa lang, ang ganda na. Gustong gusto ko yung color scheme nila dito na white lang. Everything is white, tapos may touch of earth color. Yan yung kulay brown. Kasi kahoy na eh, diba? So, itong room na to ay good for 4. Maximum of 4 people. Ayan, kita nyo, meron tayong ref. Kompleto siya sa lahat ha. Everything you need is already here. Meron tayong dispenser. Meron tayong CR. Meron tayong bathroom. Noong una, akala ko walang bathroom kasi treehouse. Pero meron pala, merong toilet, may sink, may bidet, meron din siyang libreng soap, may tissue paper, at saka color white din yung bathroom. Tapos, hiwalay din yung shower area, may hot and cold shower din, at ang doon yung shower sa taas para siyang rainfall. Meron din siyang libreng soap at saka shampoo. Malakas nga pala yung water pressure dito ha, huwag kayong mag-alala kahit na nasa puno siya, mataas kasi yung puno, pero malakas yung tubig. Good for 4 nga pala tong kwarto na to, pero actually 3 lang kami nila ate dito. Kung makikita nyo, yung floor, diba, kahoy siya na parang may, anong tawag dun, yung parang may space. Pero huwag kayong mag-alala, hindi yung mapapasokan ng mga insekto kasi may net siya sa ilalim, may net siya sa labas. So yung pwesto ko, yan yung pwesto ko, tapos sa baba. Yung dalawang ate ko na pareho seniors. Ito nga palang room na to, ang rate nito ay 6,000 per night. Good for 3 yun. Ngayon, kung magiging apat kayo, magbabayad kayo ng extra yata for extra mattress na 1,300. So kami, naghati-hati kami nila ate, doon sa 6,000. So 2,000 per pax kami. Ito yung view sa labas. Diba, ang ganda. Talagang puro nature, puro huni ng ibon ang maririnig mo dito. Hi guys! Nasa Calatagan tayo, sa Stilts Calatagan. And nandito tayo sa treehouse. Ito yung nabook namin. And maganda siya. Sorry, pagod lang ako. Ibalik ko na dun sa kabilang side. Sige, baba na tayo. Kasi sina ate, nandun sa tent. Kumuha din kasi kami ng tent. Ayan. Medyo dahan-dahan lang. Kasi baka tayo madulas. Yun. Puntahan natin sila ate. Uy, meron pala ditong ano, pwede kami dito kumain. May electric fan din. Pwede kami kumain dito. Nasaan na kaya sila? Ang ganda dito. Nakakapagod lang talaga. Nakakapagod yung biyahe. Parang 3 to 4 hours yung biyahe. Tapos ako, hindi naman ako sanay na ng long drive. Teka, ba't wala kaming ganun? Wala kaming, ayun o, yung, ano tawag doon, yung goma na swing. Wala kami nun. Kita nyo ba yung swing? Ganda. Tsaka mayroong mga uminom dito o hindi nila tinanggal. Ayun pa yung isang ano. Ayun pa yung isang treehouse. Ay, ito yung sa amin. Yan. Ah, ang ganda. Wait lang. Ayan. Diyan ako nakapark. Ayan yung kotse. Tapos dun sa isang treehouse, siguro yung isang kotse dun, ano, siya yung nakabook. May, ayan o, merong parang playground. Grabe, sobrang pagod na pagod ako sa pagdadrive. Sobrang pagod. Sana sila. Puntahan muna natin sila.
kasi magte-tent sila. Grabe yun, ang daming pwedeng ano dito. Pwede kayong kumain dito. Ay, tsaka thank you Lord kasi walang, hindi masyado mainit. Nag-worry kami baka mamaya sobrang init. Ayan o, ganda. Sabi namin, uy, ang ganda naman ito. Sabi namin, baka mamaya, ano, sobrang init, ma-heat stroke kami. Kasi diba, init-init ngayon. Pero ang ganda, oh. Kasi walang ganong, walang araw. Galing. Puntahan na natin sila. Uy, ito yung tent. Jackie, ito ba yung tent? Ang laki! Sobrang laki! Mainit? Mainit din dun eh. Ano ka ba naman kasi, Jackie? Ba't nag-tent ka pa? Tanggalin mo natin tent mo. Lit-lit ng tent mo yun. Doon ka na lang oh. Since nag-rent kami ng tent, dito kami syempre, dito sa may camping site. At ang pinakamalapit na beach dito sa camping site ay itong Serenity Beach. Actually, walking distance lang naman nga itong Serenity Beach from the treehouse. So, ito yung area namin talaga. Ito yung camping site dito sa Stills. Pwede nga pala kayong magdala ng sarili nyong tent, kagaya nung ginawa ng pamangkin ko. Or, pwede din kayo na mag-rent na lang din ng tent. Parang glamping siya. So, yung pag nag-rent ka, may mattress, may electric fan, may ilaw. Walang shower doon? Ah, dito pala talaga. Oo! Ang lakas nga ng tubig eh. Tsaka, diba ano, okay naman yung ganyan ah. O tapos meron pa silang ano dito, pwede ka magbihis. Kung ayaw nyo dun sa common shower area, pag dinaretso mo yun dun sa kabilang side, meron yun mga cubicle na parang private na yun na shower area nyo kung gusto nyo may privacy. Actually, ito yung toilet and shower area para dun sa mga nagka-camping. Bakit? Oh, Lulu! Lulu, oh, look at the camera! Yung apo ko, gusto pa kasing maglaro doon sa playground at saka doon sa beach. Akala niya, aalis na kami kasi sumakay kami ng shuttle dahil pupunta kami doon sa kabilang beach naman. Malaki kasi talaga tong Stills. Meron siyang tatlong beach. Yung Serenity Beach, nandun kami, yung Harmony, at saka yung Destiny Beach. So, ang means of transport niyo talaga dito, itong shuttle. Libre naman tong shuttle. Ayan, welcome to Stills! Konti lang yung mga, ano, ay hindi, madami din pala. Madami din palang mga guests. Ito, madami rin palang, akala ko konti lang yung guests. Actually, hindi ganun kadami yung accommodation nila. Kaya kung gusto nyo mag-book dito, agahan nyo. Siguro mga 3 to 6 months from the actual arrival nyo yun. Ganun katagal. Kami, actually, 1 week before lang kami nung nag-book. Kaya fully book na talaga nun. Kaya yung camping lang ang nakuha namin. Tapos nagmakasakali lang ako pagdating namin. Kung may available pa, baka may nag-cancel. At yun, meron naman daw yung treehouse nga. Tala ko yan, dyan ang naligo. Team building. Thank you. Thank you, Kuya. Oh, see? Are you happy now? Oh, naalala ko to. Yan, may picture ako dyan, Harmony Beach. Kanila din to. Oh, tsaka dyan kami. Dyan kami nag-ano. Yan yung ano namin. Pwesto namin. Harmony Beach. Ayan nga, ay nandito nga yung sunset, wala doon sa lugar natin eh. Ay, ang ganda ng duya. Sa gitna. Ayan nga. Ay, magpipicture sila. Second time ko na dito at ngayon ko siya na-appreciate. Palibasa, hindi kasi low tide ngayon, kaya ang ganda niya, ang ganda ng tubig. Tapos may sunset pa kami, na-experience namin yung sunset. Ang ganda niya talaga.
No, that's the sun! Hindi lang pala sa Boracay maganda yung sunset. Ito din pala sa Calatagan, maganda din pala yung sunset dito. Ngayon ko lang na-discover. Tsaka kung mapapansin nyo, maganda din yung buhangin. Siyempre, hindi siya kasing puti ng Boracay, Palawan, ganyan. Pero okay na din siya. Maganda pa rin siya. At tsaka, manage your expectation din. Siyempre, baka akala nyo sobrang powdery. Siyempre, hindi. Hindi kasing parang pino ng sa Bohol or sa Boracay. Pero pwede na. Okay na siya. At yung tubig, malinaw din ha, at saka malinis. Mababaw lang din yung tubig ha, yung shoreline niya medyo flat, kaya hindi agad-agad lumalalim. Ayan, kita nyo naman ang linaw ng tubig, diba? Tapos yung merong parang dark na area doon, seagrass yun eh, kaya syempre hindi kayo makakapag-swimming doon. Kaya mababaw lang talaga, which is very good siya. Kung may kasama kayong mga bata, hindi kayo matatakot. Eto, post ako ng post dito kasi akala ko picture, yung pala video. Sama ko? Video to. Dito so many starfish. Kasi yung starfish. Dami sa kuba. Nakakainis naman kasi. Bigla kasing nag-full memory yung DJI na action cam ko. Kaya wala akong mga picture underwater. Tapos eventually, nakorap pa siya. O diba, nakakainis yung ganun. Lulu! 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 Say hi to the vlog. Hi guys. Hello guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. We're so hungry. Ay, may swimming pool pa. Lulu wants McDo. Nasaan ang restaurant? Ah, ito, sweet spot. Actually, pwede kayong magpa-deliver dun sa room nyo kung gusto nyo. Itatawag nyo lang yun. Diba kanina meron kaming parang table sa ilalim nung treehouse. Pero kami, mas pinili namin na pumunta dito sa restaurant. Wala lang, gusto lang namin gumala, syempre. Ito rin nga pala kayo magbe-breakfast ha. Yung breakfast, free yon kasama sa binayaran yon sa accommodation. Pero yung dinner, hindi, syempre. Magbabayad kayo dito. Wala namang iba kasing restaurant dito sa Steels. Ito lang. At okay din naman yung mga pagkain nila dito. Masarap din naman. Hindi naman din sobrang mahal. Meron mga parang mga binalot. Yung mga binalot na pwede nyong orderin na sa less than 300 pesos. Pero kasi kami, nag-order kami ng maramihan. Tapos, nag-divide-divide na lang kami. Ang inabot per pax na binayaran namin ha, 450 yung dinner namin per person yon. Huwag nga pala kayong mag-alala din kung abutin kayo ng gabi, ganyan. Kasi yung shuttle, bukod sa free siya, sabi ni Kuya Driver, kahit daw hanggang 12, basta may tumawag, nagpapasundo, ganyan, magpapatid dun sa accommodation nila, pumapayag naman daw sila. Ayan, it's day 2 na here in Steels. At umagang-umaga, puntahan muna natin yung apo ko at yung mga pamangkin ko dito sa camping site. Elsa is at the beach, diba? Elsa is in the North Pole. Diba Elsa is, the queen of snow? Why is Elsa at the beach? Lulu, why is Elsa at the beach? Tell me! Ano? Magic! Oh no! Pero bago siya naging Elsa, ganito muna siya. Pagising na pagising, ayan, naglaro agad sa sand. Lulu, lalaro ka agad? Laro agad ng sand. Lulu! Lulu! So, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, meron tayong free buffet breakfast. At ayan na nga, pupunta na tayo again dun sa soft spot pa yun, sweet spot. Ayan, ito yung daanan nila. Ang ganda dito, maraming quotes, parang ganun, quotes to live by. I-post nyo na lang kung gusto nyong mabasa bawat isa, ha? Buffet breakfast ito, ha? At ang dami nilang choices. Nagulat ako. Sulit na sulit pala yung binayaran namin kasi ang daming choices talaga. Buffet siya. Tapos, masarap yung pagkain nila dun. Sayang, hindi ko nakuhanan ng video nga kasi nga, diba, nakorap nga yung aking memory card. Ito yung kinain ko at masarap siya. Ha, okay siya, busog na ako eh. Gusto ko pang kumuha ng mga bread, cereal, at saka mga fruits. Ang dami pa. Kaya lang sobrang nabusog ako dito sa rice. Ayan yung floating villas na palagi daw fully booked.
ay lalagay ko na lang sa description box yung link or yung link ng website ng Steals para kung gusto nyong try yan, makita nyo kung paano. After namin mag-breakfast, syempre, balik na naman kami sa beach. Ang check-out nga pala namin ay 12 noon. Kaya, ayan, minamaximize pa namin yung time namin habang nandito pa kami sa Steals. Siya nga pala, may mga water activities din nga pala dito ha. Check nyo na lang din sa website nila kung ano-ano yon. Pero, nung time namin, meron kaming nakita na nagkakayak din dyan sa area na yan. Mom! Huh? Starfish are not my friend. Ah, yeah. Starfish are my friend. Ito nga pala yung mga floating villas, kinuhana namin. Nagpicture lang kami dyan. May mga guests kasi dyan, hindi pwede mag-ingay. Bago kami talaga mag-check out, i-tour ko muna kayo dito sa playground area tsaka dun sa garden na malapit dito sa treehouse namin. Ito yung playground area nila. Ayan. Ayun, tumutunog na siya. Pag sinafocus ko, nawawala yung tunog. Anyway, ito yung playground para sa mga kids nyo. Ayun, naririnig ko na naman yung tunog. Ang ganda kasi parang ang mystifying. Ito siya. Hindi ko alam kung naririnig nyo yung tunog. Naririnig nyo ba? Para akong nasa spa. Yun ang tunog niya. Ito pa yung isa na maganda din ang tunog nito eh. Wooden. Ito pa yung area nila. Alin, ito na dito. Kapag may trolley sana ba, maari-trolley ka. Ah! Ay, dahil lang naman po yung kotse. Malapit lang naman. Parang dapat, ano ka? Uy! No hands! Humawak ka! Grabe ka! Siyempre, hindi tayo papatalo. Kailangan matry din natin yung swing. Last look dito sa garden, sa Serenity Beach. Actually, alam nyo, natutuwa ako kasi nakita ko siya ulit on a different angle. Kasi di ba nga second time ko na ngayon dito. Pero hindi ko kasi ito na-discover, no? Nandun lang ako sa Harmony Beach. Ang ganda-ganda pala dito. Very relaxing. Especially kung mag-overnight kayo. Makakapagpahinga ka talaga. Makakapag-relax ka talaga. And this ends our episode and I hope na nagustuhan mo to na pagpunta natin dito sa Steals sa Calatagan, Batangas. Kung hindi ka pa nakakapag-like, I hope you click like. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, I hope you consider subscribing. Thank you for watching. Paalam!